umaga ay ako po ang naatasan po na mag-share po ng salita po ng Panginoon. So, sa umaga pong ito, ang pag-aaralan po natin ay, ang title po is Gratitude in Action, Breaking the Chains of Complaint. So, makibasa po tayo sa ating mga Biblia. So, makibukas po tayo sa Philippians 2:14 to 15. So, Philippos 2:14 to 15. Hindi ko alam yung Tagalog, ano? So, ayun po, kung natagpuan na po natin, tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. So, babasahin ko po sa Ingles, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and twisted generation. Then you will shine among them stars in the sky. Sa Tagalog po, gawin ninyong lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng salibutang baluktot at masama. Sa gayo'y magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Tunay na dakila ang pag-ibig at katapatan niyo po sa amin, Panginoon. Sa mga oras na to, Panginoon, nandito po ang inyong lingkod. Dalangin ko po, Panginoon, na ang inyong mga labi ay siyang maging aking mga labi upang ang salita ninyo, Panginoon, ay magsilbing buhay at maging aral po sa bawat isang mananampalataya na nandito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Ayun po. Mga kapatid, first time ko po, hindi naman po first time kasi inassign po ako ni Pastor before. Siguro nung mga bata pa kami noon eh, college pa. So dun po sa dating church, inassign kami isa-isa ni Pastor. So nakapagsalita na po ako, kaya lang, wala pang sampu yung mga tao eh, no? So yung kaba ko ngayon ay ganun na lang, times 10, di po. So ang pag-aaralan po natin mga kapatid, no, ay tungkol po sa complaining. Very familiar po sa bawat isa, no? Sino po dito ang may kilalang professional reklamador? Makita ko nga. Professional, ha? So, baka lahat, ano? Huwag lang tayo yung professional reklamador po, ano? So, ito pong pagre-reklamo, ano? Hindi siya... Para po sa akin, no? Ito yung isa sa mga bagay na napakadali pong gawin, no? Parang... Hindi masarap yung pagkain. Ayoko? Parang napakadali po ano sabihin. Parang sobrang dali talagang magreklamo. So, siguro hindi po ako ligtas dito, no? Bilang tagapagsalita. Ang galing po ng Panginoon dahil hindi ka ligtas. Isa ka ang magsasalita pero hindi ka ligtas. Sa katunayan po, nung sinabi po sa akin na magsasalita ako, siyempre, ang reaction ko po, bakit ako? Anong alam ko dyan? Parang po, no, first time ko, hindi ko kaya. So, in my mind lang po, tuwatakbo yung ganong pagre-reklamo sa akin. Ano? Pero, idinalangin ko po sa Panginoon at I claim victory po na mapagtatagumpayan ko po itong kalagayan ko po. Ano? Ayan. So, gratitude in action, breaking the chains of complaints. So, lahat po siguro tayo dito, no? At some point, meron tayong kilala or maituturo na, ay, itong taon to, reklamador to eh. Yung, bakit ganyan? Bakit ito lang? Bakit kulang? Yung mga ganun pong tao. Kasi ako po, meron akong kilala. Siguro kayo din, ano? Merong kilala. Kasi nga po, sabi ko po, di ba, napakadali po talagang magreklamo. So, yun po. Ito pong passage natin sa Philippians
2:14 to 15. Ito po ay part po ito ng letter ni Paul sa mga Philippians. So, kung alam po natin yung story ni Paul, di ba? Nakulong siya, and then nung nasa kulungan siya, sinulatan niya po yung Philippian church. So, kasi napamahal si Paul sa church ng mga Philippians. So, gusto niyang i-encourage yung church na mamuhay ayon sa pagkatawag kay Kristo, maging makontento sa mga bagay na meron at mag-rejoice dun sa situation na hindi maganda. So, dahil mahal po ni Paul yung mga Philippians, sinulatan niya ito. At ito pong verse na to is part po ng letter na to. So, sabi po dito, no, do everything without grumbling or arguing. Upang tayo daw po ay maging matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayoy, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So mga kapatid, ano po ba ang big deal ano, sa pagko-complain? Parang everyone does it po. Ano? Parang lahat naman tayo nagko-complain. Umulan, ina-expect natin, araw. Di ba po? Parang yung palang ano, parang ano ba yun, magja-jogging ako, umulan. So, doon pa lang talaga makikita na natin, napakadami pong bagay everyday na pwede natin pong i-complain, ano, circumstances natin sa buhay, yung ating mga pinagdadaanan, yung actions ng ibang tao, yun po, no, nakikita natin yan lahat na pwedeng i-complain. Pero, ito po, pagko-complain, ano, pwede siyang maging never-ending cycle. Kumbaga, walang katapusan, no? Na cycle po na pwedeng matrap tayo dun sa mindset po na hindi tayo kontento. Tsaka po sa mindset na negative. So, nung bata po ako, yes, may kwento. Nung bata po ako, siguro hindi na magagalit ang nanay pag kwento ko. Malala po yung reklamo ko sa buhay. Kasi, malala talaga. Kasi po nung bata ako, alam niyo naman yung buhay namin, ano. So, reklamo ko sa Panginoon. Hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Siguro po I was 9 years old nung dinala po kami ng lola sa iglesia. So, 9 po. Nung mga bago pa ako mag-9, mga ganun po. Reklamo ko sa Panginoon, Lord, bakit naman ito po yung pamilyang binigay niyo? Totoo po. Reklamo ko talaga yun, kahit bata pa po ako. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba dito. Ang tatay po ay drug addict. So, imagine nyo po ano, drug addict. So, yung buhay ko nung lumaki ako, reklamo. Ang iniisip ko kasi, parang, bakit ito? Bakit, Lord, ang dami namang tatay? Bakit ito pa? Drug addict, ano? Namili pa. Tapos, may mga times po, ano, sa bahay, ayoko umuwi. Kasi, ganun po yung kalagayan namin, eh. Nakikita ko, di ba, everyday, na ganun yung ginagawa. So, yun. Pero, di ba, lumaki po akong ganun. Tapos, nakakilala po ako sa Panginoon, sinama ko ng lola sa church. So, habang nakakilala ko sa Panginoon, naisip ko po na, ito pala yung plano ng Panginoon sa buhay ko. Na ipagdasal yung reklamo ko. Na everyday na nire-reklamo ko yung tatay ko, ipagdasal ko siya. So, everyday po, ano, hindi ko talaga makalimutan. Bata pa po ako. Everyday talaga. Kahit nasan ako, nasa school, naglalakad, Lord. Yung tatay ko, sana pag uwi ko, hindi na nagda-drugs. Parang ganun po yung dalo ko. Yung panalangin ko. So, sana wala din yung mga tropa. Parang ganun, ano? So, yun po. So, ayun yung ano ko, reklamo ko sa buhay ko. Pero pinakita po ng Panginoon yung plano niya. Ano yung plano ko sa buhay mo? So, yung plano niya is, tinuruan niya tayo or ako na itaas, idulog sa Panginoon yung reklamo ko, di ba po? Kasi meron pong problem with complaining eh. The problem with complaining is it ties you to the past.
So, ano po ibig sabihin, ano? Yung complaining po is, keeps you away, keeps you from moving into God's purpose for your life. So, kung tayo po, ano, reklamo tayo ng reklamo dun sa bagay na hindi natin maintindihan or hindi natin gusto, inilalayo tayo nun dun sa totoong plano sa atin po ng Panginoon. Kasi imagine nyo po ah, na-realize ko lang ano, kung dati hindi ako nakakilala sa Panginoon at ganun yung sitwasyon ng buhay ko ano, baka nagrebelde na ako kasi ayoko nang umuwi sa bahay. Pagpapauwi na ako, ito na naman, uuwi na naman, ito na naman. So pwede po ano, pwede ako magrebelde at dun po sa pagrereklamo ko na yun, no, pwedeng ilihis po ako nun sa plano ng Panginoon sa buhay ko. So ayun po yung problema sa complaining, no, it ties you to the past. It ties us to the past. So hindi po tayo makaka-move forward. Magdudwell po tayo dun sa negative experiences po na meron tayo na eventually po aalisin tayo sa plano po ng Panginoon sa ating buhay. Di ba po napapansin niyo po ano? The more you complain, the more you find things to complain about. Di ba po? Tama ba yun? Isa lang ang kinocomplain mo nung una, tapos naisip mo, ay, complain ko din to. Hanggang sa ang dami na po, ano, dami mo ng complain. So, important po na i-acknowledge natin yung mga concerns and problems, pero po yung mag-dwell po tayo dun po sa problema or concerns, ayun po yung hindi maganda. So, bakit po ba tayo nagko-complain? Bakit po ba ang mga tao ay nagko-complain or mahilig mag-complain po ano? Meron po ditong mga nilista po ako na mga bagay kung bakit yung mga consistent complaint po ay madalas nilang ginagawa yung pagko-complain. So first po is expressing dissatisfaction. So ito po yung most common na ginagawa ng tao, no? Or bakit tayo nagko-complain, ano? To voice out our dissatisfaction. Hindi masarap yung pagkain, hindi maganda yung service, ayaw natin yung situation natin. Kino-communicate po natin yun po, ano? Kasi hindi nami-meet yung expectations natin. Next po, seeking resolutions. So, complaints can be way to seek resolution to a problem. So, by bringing the issue po, we hope na masosolusyonan po yung complaint natin. Ano ho. So, for example po, sa isang organization po, may ongoing system. So, feeling mo, hindi okay yon or may kailangan ayusin, ganun po. So, i-voice out po natin yun, ano, para po ma-resolve yung complaint. Next po is emotions. So yung complaint po, ano, can serve as a way to frustrations, anger, or annoyance. So nag-vent lang po tayo ng emotions natin, ano. Sinasabi lang natin, vine-vent out natin. Ayun po. Example po nito, no, yung mabagal na service. Yan po. Naalala ko po ito nung nagtatrabaho pa po ako dun sa previous company ko. So, kailangan ko pong pumunta ng SSS. So, alam po natin ang sistema sa mga government agency, ano, ang pila talaga namang hindi basta-basta. So, nakapila po ako. Marami kami, ganyan. May stub na kami na, ay, number na kami na napakalayo ko pa sa hina. Sa katotohanan, ano ho, malayo pa. Maya-maya, may babae na nagre-reklamo. So sabi niya, laging ganito sa ano, pag dito sa SSS, pag pumipila ako, laging ganito. Dapat wala nang break eh. Sabi niya ganun. Dapat di na nagbe-break yung para dire-diretso, ganyan-ganyan. Noona, makikitaan niyo lang po siya na, ay, magko-complain na to. Ganun lang ganun na po. Hindi pa nagsasalita. So parang, katabi ko ho. So parang, nako, eto na, magko-complain na. Tapos nung nagko-complain na po siya,
dinadamay niya na iba, di ba? Dapat ano, dapat hindi na sila nagbe-break eh. Hanggang, tas hindi lang po yun ano, nilalakasan pa niya yung boses niya para ma-caught yung attention ng ibang tao, marinig yung complaint niya. So yun po no, venting emotions. Next is, improvement feedback. So normal po ito sa mga business organization. Katulad po, if, for example, sa restaurant po, if naka-experience na po kayo, meron silang feedback form na binibigay. Wherein, after mo mag-dine-in, bibigyan ka nila ng feedback form. So, fi-fill upan mo yon, kamusta yung service, kamusta yung food. So, yun po ay para improvement. So, kung meron mang hindi maganda, ang matabang ang carbonara, yun, makakarating po sa management. Next po is attention seeking. So some individuals po, they complain to gain attention or sympathy. Parang validation po yun eh, na isang tao. Parang kailangan marinig tong complaint ko para ano, baka tama yung ano ko, complaint ko, mag-agree yung iba. So ganun po yung ano no, attention seeking. Or yung iba po, parang ito yung sinasabing mema lang. Yung mga mema kind of people na talagang nagko-complain lang po. Parang may masabi lang. Next po is social bonding. O, di ba? Ginawang bonding po ang ano, pagko-complain. So, ang social bonding po is yung when people share common complaints. So, for example po, yung kapitbahay ninyo na maingay, pareho kayo na kino-complain nyo siya. So, bonding tayo, pag-usapan natin siya. Kasi same tayo ng complaint sa kanya eh. So, ayun po yung tinatawag na social bonding. Ano? Kasi hindi naman kayo magja-jive, ano? Hindi kayo magkwekwentuhan kung hindi mo naman, okay lang naman sa'yo maingay siya. No? So, dahil ayaw nyo parehong maingay siya, so yun, pinag-uusapan nyo po ano? Social bonding. Next po is asserting rights. So ito po yung iba nagko-complain is to assert rights or demand fairness. So for example po no, sa mga company, yung mga union na tinatawag, ano, natayo nila yon, nagko-complain sila sa company para ma-assert yung rights nila. Or minsan may mga hindi karapat-dapat na nangyayari sa loob ng kumpanya. Yan po, itinatayo nila yan. So asserting rights. Next is attention to detail. So some individuals are naturally detail-oriented and may complain about minor imperfections or inconsistencies because they have keen eye to details. So may mga tao naman po na kaya sila nagko-complain, ano? Kasi may nakita nila na malito, kahit maliit na bagay lang yan, ano? And karaniwa, yun po yung mga boss natin, ano, pag chine-check yung report natin, malito, malito, ulitin, ulitin. So, ayun po yung attention to detail. So, makikita po natin, mga kapatid, iba-iba po yung rason, di ba, kung bakit tayo nagko-complain. Pero, yung complaining po kasi can have, positive or negative effect po. While it helps us express our concerns, yung excessive po or chronic complaining can be destructive. Excessive meaning po sobra-sobra. Chronic meaning po sa Tagalog, talamak. Or sa medical term naman po is acute. So kung may sakit ka na acute na, parang kailangan na po ng gamutan, ano. So, ganito din po sa pagko-complain. Yung excessive or chronic, it can be destructive po. So, paano po yun, ano? Paano yun magiging destructive? So, yung Bible po, ang pinopromote niya sa atin is yung hopeful attitude, positive attitude. Yung pagko-complain po kasi is kabaligtaran po ng pinopromote ng Bible. Dine-discourage po siya actually ng Bible.
Kasi ang sinasabi po ng Bible is be thankful, maging grateful po tayo at lahat ng bagay po idalangin po natin sa Panginoon. So ano po yung danger of complaining? According to the Bible, ano po, what's wrong with complaining po? So number one po, lack of gratitude and contentment. So tara lang po ano, nagko-complain ka, may hindi ka gusto. Or hindi ka kontento po ano, hindi ka kontento. So ito po din yung verse sa Philippians 2:14-15. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng salibutang baluktot at masama. Sa gayoy magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So, alam ko po, alam niyo po yung kwento ng yung parable po ng prodigal son, ano. Very famous po ito sa Bible, no. Merong isang ama na meron dalawang anak. Yung bunso niyang anak, gusto niya po, kinausap niya po yung tatay niya, ano, sinabi niya, gusto ko nang makuha lahat ng party ko sa yaman. Kumbaga, ano bang tawag doon? Mana. Gusto ko nang makuha yung mana ko, sabi niya. Ngayon, yung tatay naman po ay pinagbigyan po yung kahilingan ng anak. Binigay niya lahat ng mana ng anak. At yung anak po ay pumunta na sa ibang lugar, umalis na, nagsarili na po ano, at namuhay na po sa ibang lugar. Ngayon, dumating po yung famine, ano, nagtaghirap, nakaranas po ng paghihirap yung bunsong anak, at ang nangyari po is nawala na siyang kabuhayan. So, sabi po dun sa Biblia, no, nakikita niya na yung baboy kumakain. Tapos wini-wish niya na gusto na din niyang kainin yung kinakain ng mga baboy. So, na-imagine niyo po yung talagang walang-wala, ano, dahil inubos na niya lahat. Pero sabi po dun sa parable is, naisip niya na humingi ng tawa dun sa tatay niya, magbalik loob, at bumalik dun sa bahay nila. Ngayon, ginawa niya yun, ano, at sabi po sa kwento, malayo pa lang yung anak, nakikita na ng tatay, ay natuwa yung tatay at welcome back yung anak. So, ayun po yung story ng Parable of the Prodigal Son. Yung ano po, yung bunsong anak po, ano, hindi siya nakontento dun sa buhay na meron siya. At gusto niyang mamuhay ng siya lang. At ganun ang ginawa niya. So, ayun po yung isa sa danger po, ano. Lack of gratitude and contentment. Next po is doubt and lack of trust in God. In Numbers 14:27, sabi po, how long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaint of this grumbling Israelites. So ito pong verse na to is sa story po ito ng mga Israelites sa in the wilderness po, ano. So alam po natin yung story, no, matagal po na slaves po yung mga Israelites. Alipin sila. So ang Panginoon po ay pinili niya si Moises para maging leader upang i-deliver po sila dun sa pagkaalipin at dalin po sila sa Promised Land. So, ang dami pong ginawa ng Panginoon na kabutihang loob sa mga Israelites. Dito po sa story na to, ano, mga miracles, lahat po. Pinakita ng Panginoon kung gaano siya nagki-care, gaano niya kamahal yung mga Israelites. Pero sabi po dun sa Bible, nung nasa wilderness na po yung mga Israelites, nagsimula na po silang mag-complain kasi wala silang makain, wala silang mainom. So, nakita niyo po yung pagiging ano nila, no? Pagiging hindi nila pinagkakatiwalaan yung Panginoon at nagduda sila dun sa plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil biruin niyo, inalis po sila dun sa pagkakaalipin, ano? At dadalin sila sa Promised Land. Pero nagre-reklamo po sila na
reklamo po siguro nila ng 40 years. Hello? 40 years po sila sa wilderness, no? So, paulit-ulit po yung kinakain nila, mana from heaven po, ano? Binigay ng Panginoon yung mana. So, ayun lang po yung kinakain nila. So, kaya po sila nagko-complain, ano? Yun po. Ayun po yung danger ng complaining. Doubt and lack, trust in God. Next po is negative attitude and words. Sabi po sa Philippians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to needs, that it may be benefit those who listen. So sabi po ano yung complaining po? Hello? Hello? Ayan. Hello? So yung complaining po, ano, napakasarap daw gawin ito, no? Parang tempting talaga, no? Pag may nakita ka lang na isang bagay na hindi mo gusto, ay, complain ko yan. Magsasalita ako dyan. Pero sabi po, tempting siya, pero hindi siya good for us. So kasi po, sabi po dito, no, negative attitude and words, kasi po, it create po negative chains. Nagbibigay po siya ng negative impact doon po sa ibang tao. So, pwede po ito, no, naririnig tayo ng ibang tao na nagko-complain. So, pwede po siyang magbigay ng negative impact sa nakakarinig sa atin. So, pwede siyang maano sila, madamay na, imbis na hindi naman nagre-reklamo, eh, nadamay na, nagre-reklamo na din ho, ano. So, ito pong sample, ano, nung nagtatrabaho pa po ako sa BGC, 6 years po ako sa BGC, so nagsha-shuttle lang po ako from Marikina to BGC. And then meron pong isang lalaki na lagi ko po ito nakakasabay, kasi sa BGC din siya eh. Ito po ay isang sample ng taong reklamador. So, kasabay ko po siya, ano, katabi ko, ako, tapos nasa gitna po siya, and then may isa pa. Nasa gitna kami. So, ayan na po, umalis na yung shuttle. Pagdating dun sa kampo, dito po sa Paeastwood, dun po, nagsimula na yung traffic, ano. Talaga namang parang every 5 minutes, ilang kilometer lang, parang dyan lang ang ano namin, under namin. So, ito po, nagsimula na, no. Tumingin sa relo, tapos, gano'n na po ng gano'n, ano. Tapos, ang mabigat pa, nasa gitna namin po, nakasandal, hindi sasandal, sasandal ulit, hindi po siya mapakali. Kulang na lang sabihin ko, kuya, nakaka-stress ka. Nadadama. Pero yun yun po, no? Yun po yung sinasabing negative action and words, negative attitude and words. Nakakahawa po, ano? Nakakahawa tayo. Eh, ako ho, tanggap ko na na-late ako eh. Sa sitwasyon po na yun, BGC pa ako. So, alam ko, natanggap ako. Maluwag na po sa loob ko. Kaya lang si kuya eh, stress na stress. So, damay-damay. Damay-damay yan. So, ayun po. So, sabi po sa research po from Stanford, yung complaining daw po, it damaged daw po some area of our brains. Paano po nangyayari yun, no? Nadadamage niya. So meron pong part ng our brain na tinatawag is hippocampus. Nag-shrink daw po siya pag nagko-complain tayo. Itong part daw na to ng brain natin, ito daw yung ginagamit natin sa critical solving. So ayun daw po is nag-shrink during complaining daw po. And then nadadamage daw po siya eventually. And then ito din daw po yung primary brain areas natin na nadadamage at nagko-cause ng Alzheimer's disease. So, ay nako, wag na tayo mag-complain po, ano. Ganun pala nangyayari. Pwede din daw pong mag-cause ng strokes. So, kasi po, sabi po sa study, para nagko-complain daw po tayo, nagre-release daw po tayo ng tinatawag na stress hormone, cortisol.
So, ayun daw yung nire-release natin. Iba-iba po kasi yan, di ba? Meron tayong nire-release pag galit or... Di ba ang baboy nga, sabi po sa study, ano? Pag alam nila na papatay na sila, alam nila na kakatay na sila, nire-release sila na chemicals sa katawan nila. Ganun po yung nangyayari sa kanila, no? So, tayo din daw po, yung brain natin, nagre-release daw siya ng stress hormone. Napapataas daw po yung ating blood sugar and blood pressure. Na nagiging vulnerable po tayo sa strokes. Kasi madali pong gawin, ano, pero yung negative impact po sa utak natin, ano, parang yun po yung damage, ano. So, next po, ano po yung danger ng complaining? Disruption of unity. So, sabi po sa 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thoughts. So, disruption of unity po. Balik po tayo dun sa kwento ng Israelites sa wilderness, no? Nung simula po silang mag-complain, syempre yung unity nila as a team, nung nagsimula silang mag-complain, syempre nahati na din po, no? Iba-iba kasi yan ng, ano, ng iba-iba po tayo ng idea, iba-iba tayo ng pagtanaw sa mga sitwasyon po, ano? So, pwede pong ma-disrupt yung unity pagka po tayo ay nagko-complain. Lalo na po pag excessive, ano, it creates negative atmosphere, it divides people. Kasi po yung brain natin, ano, kinakopy niya lang eh, kinakopy niya yung kung ano yung situation or yung ibang tao. Kasi po, di ba, for example, galit siya, tapos nagko-complain, ano, nagsasabi ng hinaing niya. Parang, at some point po, no, parang tayo din, ha, kung ano, nakakopy natin, no, kung ano yung, ano niya, kung ano yung emotions niya, kung ano yung iniisip niya. So, sabi po, kung tayo naman daw isang leader, it weakened daw, weakened yung leadership natin, ano, bakit daw po, yung leaders daw na nagko-complain excessively can lose credibility and followers. Kasi nakikita po siya as ineffective leader. Kasi nagko-complain ng complain, ay hindi namin kaya. Ganun po. So, kung ikaw ay follower ng leader na to, ganun ka din, di ba? Hindi namin kaya. Kasi hindi, sabi ng leader namin, hindi namin kaya. So, kung leader po tayo, ano, kung lagi tayo nagko-complain, pwede yun mawala yung credibility natin. So, sabi po dito, ano, kailangan natin maging cautious daw sa pagsama natin sa mga sinasamahan natin na nagko-complain parati, ano. Kasi po, sabi po is yung complaining daw is like smoking. Hindi mo daw kailangan mag-smoke para makuha mo yung ill effect. 'Di ba? Parang second-hand smoke po, ano. Kahit di tayo naninigarilyo, pwede tayong makakuha ng mga sakit. Kasi napasok na po sa system natin. So, yung complaining daw po is like smoking. May nagko-complain, nahawa tayo, ganun po, di ba? So, maging ano po tayo, mapanuri, maging alamin natin kung sino yung sinasamahan po natin, ano. Pag nagko-complain daw tayo, isa daw po tayo, nagiging ano daw po tayo, unity buster. Yung unity ng isang samahan ay sinisira natin kung tayo ay laging nagko-complain. So, sa gawain po ng Panginoon, ano, andyan ang kaayusan, tapos tayo po lagi naman pong nagko-complain. Hindi po maganda. Sinisira po natin yung gawain ng Panginoon po, ano. Yun po. Pero sabi po, you can break the chain of complaint. We can break daw po.
paano ba tayo makakaalis? Kung tayo po ay ano na, professional reklamador na. Ano na, sanay na mag-complain, ano. Lahat po ng bagay ay ano na. Nakikitaan natin ang butas na para mag-complain tayo. Paano daw tayo paano daw natin mabibreak yung chain po, ano? First po is, practice gratitude. Being thankful po, ano, show appreciation and return kindness. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So in psychology po, gratitude is a human way of acknowledging the good things of life. So hindi lang po daw ito feeling. Ito po is involved po dito yung na-recognize natin yung blessing, small man or big. Yun po. At in-express po natin yung appreciation natin. So ayun daw po yung gratitude. So sabi po, no, pagka daw na-feel na natin na eto na, magko-complain na ako. Isipin daw, shift daw po natin yung mind natin na maging thankful po tayo. Count our blessings. Para po, imbis na magre-reklamo tayo ay magpasalamat na lang tayo. Focus po tayo sa positive aspects. Meron po ako diyang nilagay na yan po. The benefits of gratitude, no? Ito pong pagiging ma-appreciate natin yung mga bagay-bagay na binigay ng Panginoon sa atin. May effect po siya sa psychological, physical, and social po, ano? So, ayan po sila nakalista, no? So, ito pong pagiging grateful, napakalaking pong benefit sa atin, ano, kesa po mag-complain. Sabi nga po, ano, if you are a happy person, you are a grateful person. Meron po kaya kasing, masayang nagko-complain. Di ba parang kaya ka nga nagko-complain kasi hindi mo gusto yung sitwasyon. So if you are a happy person, you're a grateful person po, ano. Baligtad, you're a grateful person, you're a happy person. Yun po. So, break the chain of complaint by practicing how to be grateful. Next po is, focus on solutions. So, mga kapatid, meron po talagang mga bagay na kio-complain natin na valid naman, di ba po? May mga valid naman po na mga bagay-bagay na ko-complain natin. Pero, sabi po, focus on solutions. Be a problem solver po. Paano po natin gagawin? First po is have a clear purpose. Before complaining, know what outcome you're looking for. So, ito, iko-complain ko tong bagay na to eh. Ano ba kasi yung gusto kong mangyari? Bakit ko to iko-complain? Pag wala po kayong maisip, possible po na gusto niyo lang. Gusto niyo lang magsalita, gusto niyo lang mag-complain. Pero kung may naiisip po kayo na may purpose talaga kayo kung bakit kino-complain nyo itong bagay na to. Yun po, magkaroon po tayo ng clear purpose. I-identify po natin yun. Next po is start with something positive. So, pag nag-start daw po tayo sa positive way po, yung kausap daw po natin, hindi siya magiging defensive. So, ang tendency daw po kasi, pag nag-start tayo ng negative, yung kausap natin, magiging defensive agad. So, sabi po, start with something positive. So, kunwari po, meron po kayong, magko-complain kayo, no, sa isang, kunwari po, isang restaurant. Pwede nyo pong sabihin na, sisimulan nyo po sa positive, no? Pwede nyo pong sabihin na, alam mo, matagal na akong customer dito. Eh, di ba? Ang ganda agad ng, ay, matagal lang customer, parang gano'n. So, parang ang idea nung kausap mo, ay, thank you, matagal na po kayong customer, parang gano'n. So, positive way po, ano? Pero, alam mo, tsaka nyo po ipasok yung complain nyo. Yun po yung maganda, no? Isimulan po natin sa positive way. And next po is, kung sisimulan po natin sa positive way, end po on a positive naman. Yan po. End on a positive. So,
tatapusin po naman natin sa positive, kunwari naman po ah. Hindi natin sasabihin na hindi na ako bibili dito. Tinapos nyo na eh, no? So kung ako po yung kausap nyo, parang wala na talagang chance na ma-win back kayo kasi parang klinose nyo na po eh, no? Hindi na ako bibili dito. Parang ganun. So kailangan po i-end natin siya on a positive. Pwede nating i-rephrase kung ano man po yung sasabihin natin, ano? Pwede nating sabihin nang ayusin natin na bibili ako dito kung aayusin niyo yung ganyan, ganito. So i-end po natin siya on a positive way. So, be a problem solver po, ano. Kwento ko lang din po yung buhay namin, ano po. Ako po ay 10 years, more than, or tama po, 10 years po akong nagtatrabaho sa food industry po, no. So, after college po, nag-work na ako, food industry. So, ang complaint ko po sa Panginoon, nung medyo nasa kalagitnaan ako ng pag-work is, pagod na pagod po ako. Parang ganun. So, parang sa food industry po kasi, medyo matagal po yung ano, growth ng kung ikaw ay nagtatrabaho doon. Medyo matagal po yung growth. So, ang prayer ko po sa Panginoon, Lord, bigyan niyo naman ako ng ibang work. Ganun po. Ayoko na po kasi dito. For a long time po, no, prayer ko yun. Pero wala naman akong ginagawa. So sabi po, ano, yung taong nagko-complain, magko-complain lang yan, pero wala yang gagawin. So ganun po yung sitwasyon natin, ano. Pero nito pong nag-pandemic po. So, nawalan po kami ng work. Ako po, si Mark, kasi food industry po, ano, nag-close yung mga businesses po, ano, mga food lalo na. Nawalan po kami ng work. So, Lord, sabi ko, paano na? Paano kami dito? Paano gagawin namin? So, for 1 year po na yun, ano, naubos lahat ng, ano, namin, ng savings namin. And then, nagpipray po kami sa Panginoon, Lord, bigyan nyo naman kami ng work. Kahit sino sa amin po magkaroon ng work. So, nagpipray po ako sa Panginoon. And then, habang nagdadasal po ako sa Panginoon, inaksyonan ko po. Nag-aral po ako noon, ano, nag-shift. Sabi ko, Lord, mag-shift ako ng career eh. So, sa previous work ko po, ay meron naman akong basic knowledge po sa basic bookkeeping. So, ang ginawa ko po, nag-aral ako ng bookkeeping. Every night, pagtulog na si Sak po, ko-computer ako, mga inatinan po ako ng mga free webinar, mga ganyan po. Tapos, sumali po ako sa mga group kung paano makakakuha ng work from home kasi ganun nga po yung sitwasyon ng pandemic, ano. And then, abang naghihintay po ako, na-apply ako, different platforms, yan, kung saan-saan ako nag-apply, ano. Medyo pinanghihinaan ako ng loob kasi shifting ng career tong pinag-uusapan natin dito eh. And wala po akong experience talaga, professional experience. So parang ano lang talaga siya. Operations manager po kasi ako sa previous work ko. So may background lang ako kasi iniisa-isa ko po yun. And then nire-report ko din yung financials. So ayun lang yung ano ko, idea ko po ano. Pero inaral ko naman. So habang nag-a-apply ako online, nagpapasa ng resume ganyan. Binigyan po kami ng Panginoon ng business. So during pandemic po nagtinda kami online po ng salad rolls po ano. Nagtayo po kami ng business noon and then for buong pandemic po ano na ilang bang years yun? Yun, parang 2 years po. Ano, yun po yung naging source of income namin. Ayun po yung binigay ng Panginoon na income sa family namin. Pero yun po, no, nagtitinda lang kami ng salad rolls online. Pero alam nyo po, sobrang pagod din. Talagang, Lord,
anong oras? 4 a.m. pa lang, lalo na pag peak po, ano, ang daming bumibili. Talaga 4 a.m. pa lang, namamalengke na, nagro-rolls na kami, ano, para may pick-up na po ng 6 a.m., ganyan. Ang daming pupunta sa aming mga rider dun sa lugar namin, ano, kasi online nga po na business. So, ayun po yung binigay ng Panginoon sa amin. So, ayun po yung sinasabi ko na find the solution po. Yung complain mo ay solusyonan mo. Kung tingin mo naman po ay may solusyon dun sa bagay na yun, ay humanap po tayo ng solusyon. Be a problem solver po. Next po is practice patience. So sabi nga po, no, patience is a virtue. Patience is key po. So remind po natin yung sarili natin na maging patience po, ano. Ako po sa bahay, ang pasensya talaga po, ano, sa mga bata, ano. Minsan po pumipikit na lang ako, tapos sinasabi ko, anak mo yan, anak mo yan. Ganun na rin sinasabi ko, anak mo yan. Kasi talaga kung hindi, talaga mapipingot, kung ano na talaga magagawa po, ano. Pero nagagawa ko talaga yun. Pero yun po, patience po, ayun po yung gagawin natin. Sa paano nga po ba natin gagawin yun, ano? Hingang malalim po. Yun daw po yung pinaka-effective way, ano, para po ma-reduce natin yung anger natin and anxiety. Hingang malalim po. At i-practice po natin yung patient. And next po is recognize situations that trigger impatience. So, paano po ito, no, i-recognize natin yung mga situation na nagtitrigger nung pagiging impatience natin? Kunwari po, ano, alam nyo na na napakamainipin nyo. Tapos, sumama-sama ka dun sa lakad na hindi ka naman inimbita. Tapos, pagdating nyo dun sa lugar na nandun na kayo, ano, inip na inip ka na. Tapos, nag-aaya ka ng umuwi. Hanggang sa nai-stress na po yung mga kasama niyo, no? Kasi una-una, hindi ka naman iniimbita, sumama ka. Tapos inip na inip ka. So, yun po, ano, i-recognize natin yung mga situation na nagtitrigger nung pagiging impatience natin. Kilala naman po natin yung bawat isa sa atin, ano? Alam po natin na sa nagtitrigger po yung pagiging, ano natin, impatience. So, practice po natin yun, no? Pagiging patience. Next po is set realistic expectations. So ito po yung example ko katulad kanina, no, sa SSS. Alam naman po natin na sa mga government agency po is talaga nawang ganun ang pila, di ba? Napakahaba, aabutin ka ng siyam-siyam nga, sabi nga ng matatanda, ano. So i-set po natin yung realistic expectations natin, no? Alam natin na mahaba yung pila. So bago umalis ng bahay, kumain na tayo o kaya magdala tayo. Hindi yung alam naman natin na mahaba pila, dun po tayo nagre-reklamo, ano? So yun po. Tapos na po ako. So yun po yung, ano, mga kapatid, ano? Yun po yung alam naman po natin, mga kapatid, na kung yung complaint natin is something na mabigat or wala lang. Yung mga ganun po, di ba? Minsan kasi may complain lang na wala lang, nabanggit mo lang. Hindi ka naman talaga nagko-complain. Pero meron po talagang complain na seryoso. Ayun po yung sinasabi ng Bible na naglilid po sa discontentment at nagiging dahilan po ng pagkawatak-watak at hindi pagkakaintindihan. Lalo na po sa gawain ng Diyos, ano ho. So, katulad po ng sinabi ko, no, nagki-create po siya ng negative mindset sa bawat isa po sa atin. So, lagi po natin alalahanin po, no, yung kwento ng mga Israelites, yung kwento ng prodigal son, yung pagiging grateful ni Paul at ni Job, yung story po sa Bible na yun, di ba po? Ganun po yung gawin natin, no? Pag nagsisimula na po tayong magreklamo sa isip pa lang, i-shift na po natin yung mind natin na magpasalamat kung ano yung dapat natin ipagpasalamat, no? Paano po na, how can we battle this po, ano, itong pagiging reklamador
So ayun po, no, i-shift natin yung mind natin sa pagiging thankful. Number one po, no, itong yung traffic, no, everyday po, no, to. So, minsan po hindi natin napapansin, negative na tayo talaga, no, traffic. Talaga namang, ano, stress na tayo, no. So, paano po natin masishift yun sa pagiging grateful? Panginoon, salamat po. Nakarating ako ng ligtas sa bahay. Di ba po, ganun yung isipin natin kung ano yung dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Traffic nga, pero hindi ka na aksidente. Hindi ka na sa ospital. So, yun po yung, ayun yung something to be grateful of po, ano. So, alam ko po, mga kapatid, iba-iba yung situation natin sa buhay, iba-iba yung circumstances, iba-iba yung pinagdadaanan natin araw-araw. At yung mga bagay po na inireklamo natin is kung may solusyon naman, yun po. Sabi, katulad nga po nung sinabi ko, be a problem solver at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Tinawag po tayo ng Panginoon, kaiba sa mundo. Huwag po niya tayong matagpuan na nagre-reklamo po, ano, lalo sa gawain po ng Panginoon. Yung complaining po, tinatali po tayo niyan sa past. Binibigyan po tayo ng negative mindset. Let us break the chain po and be grateful always. Papuri po sa Panginoon.